Okay guys, ngayon ay mag-changeover naman tayo ng YTX. Palit oil filter na rin. So mga ka-DIY, samahan nyo ako ngayon sa pag-changeover at pag-DIY ng aking YTX. Number 17 naman ang ating gagamitin na close range para sa ating drain plug ng ating YTX. Habang tinatanggal naman natin ang plug, isahod natin ang pangsahod natin sa langis upang hindi magkalat at tumapong sa sahig. Dahan-dahan nating ikutin at taalisin. At reminder mga ka-DIY, meron tong kasamang flat washer. Huwag niyong kalilimutan. Habang pinatutulo natin, alisin naman natin ang ating dipstick. Pihitin natin ito at bunutin upang makasingaw ang hangin. At magpatuloy na dumaloy ng mabilis ang langis sa loob. Huwag nyo rin kalilimutan na may o-ring ang dipstick na ito. At lagi dapat ito ay malinis rin upang hindi sumingaw o tumapo ng langis natin. Patuloyin natin ang langis ng mga 15 to 20 minutes para makasiguro tayong naitulo niya na lahat. At maghanda rin ng malinis na basahan upang pamunasan ng ating kamay at ng ating mga gamit na tinanggal sa YTX tulad ng takip ng oil filter at dipstick. Kumuha naman tayo ng size 8mm or 5/16 na close range or socket wrench. Mas mainam na gumamit ng socket wrench or close wrench upang maiwasan ang pagdaplis ng wrench sa bolt and nuts. Yan ang gagamitin natin sa pagtanggal ng takip ng oil filter cover natin. Pasensya na guys, walang katulong, walang tagahawak ng ating camera. Kaya one hand technique lang ang ating ginagawa. Sana mapagtiyagaan yung panoorin ng ating mga tips sa videong ito. Guys, napapansin nyo yan? Kailangan natin punasan yan upang maalis natin ang mga pinong dumi na naiiwan dun ng langis. Kaya kuha tayo ng isang malinis na basahan at make sure na wala rin may iwan ng mga fiber. So, sabay niyan, bago natin balik ang takip, papalitan na rin natin ng bagong oil filter. At tandaan nyo rin mga ka-DIY, ang spring YTX ay laging nasa loob. Hindi naman po kayo kasi magkakamali ng kabit nito. Dahil makikita nyo naman ang diferensya niyan, pero lagi ang spring ay nasa loob. At yung may rubber doon sa takip.
mga ka-DIY, tinutuyo ko yung mga tira-tirang langis at pinupunasan ko ng maigi. Ito naman guys yung oil filter para kay YT. Binili ko kay Motor Central sa Yamaha 3S. At tara na, samahan nyo kung ikabit natin to at panoorin nyo maigi kung paano ko ikakabit ito kung nasaan ang spring at sasalinan na rin natin ng langis. Ayan guys, panoorin nyo kung paano ko isalpak ang oil filter. Reminder mga ka-DIY, magkakaiba ang haba ng tornilyo ng ating oil filter cover. Yung mas mahaba sa ilalim at yung maiksi naman ay sa kaliwang bahagi at yung isang sumunod sa itaas. Paalala uli mga ka-DIY, huwag kalimutan ang flat washer ng ating drain plug. Binili sa Yamaha 3S, Yamalu, parang swak na swak talaga yan sa ating YTX. Sa pagbabalik ng takip ng ating oil filler na huwag kalimutan ng orange. Thanks for watching mga ka-DIY and don't forget to subscribe, like and share. See you sa ating next vid and tips tutorial. Okay, lasyete na pala. 12.0, okay pa. Thank you.
natin mag-circulate ng langis. Okay. God bless. See you to our next bit. At abangan nyo to, mga sir. Kakabit